Bagyong Jenner na nasa loob ng PAR, patuloy ang paglapit sa kalupaan. Narito ang report. Patuloy na lumalapit sa lupa ang Bagyong Jenner na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Signal number 1 sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at northern portion ng Quezon kasama ang Puliliu Island. Sa 2 PM bulletin ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng Bagyong Jenner sa layong 325 kilometers silangan ng Tuguegarao City. Kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa forecast track na inilabas ng PAGASA, posibleng maglandfall ang Bagyong Jenner sa Isabela o Aurora sa loob ng 24 oras. Posible itong lumabas ng PAR bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Bukod sa Bagyong Jenner, isang bagyo pa ang papasok sa PAR bukas. Yan ang tropical storm na may international name na Pulasan at tatawaging Helen kapag nasa loob na ng PAR. Papalakasin ng dalawang bagyo ang habagat kaya uulanin pa rin ang malaking bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Cagayan Valley at iba pang bahagi ng Cordillera. Matitindi ang ulan sa Isabela, Apayao, Quirino at Aurora kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon.